nakakalungkot nga na walang women's boxing. Tinanggal nila yung women's Sabi boxing. Sabi nga nila, wala din softball. Nawala yung softball. Nawala si Coach John Henry, nagsusupport. Kaya number one, nagsusupport niya. Kasama pa nga dati si Danny Francisco na nagsusupport dyan. Eh. Women's weightlifting. Alam naman natin may Heidelin Diaz tayo, silver medalist ng Olympics. Tinanggal mo yun. Na not only that, di ba nagpa-tournament pa nga si Heidelin sa... Kaya nga eh. Sa, ito lately lang, ang dami na participate. Kaya ngayon, sa US na lang lalaban itong si Heidelin. At of course, parang ang pinagpreparahan niya na is yung Asian Games. So nakakalungkot naman yun. Yung binabanggit ko kanina, yung guest natin kanina, si ILO from Channel News. Oh, si ILO. Kasi in-interview niya nga ako tungkol sa Philippines preparation for the Southeast Asian Games. And I was telling her na the preparation, they're always ready naman yung ating mga Filipino athletes. You know, kuminsan nga, yung mga officials pang hindi ready. Yeah, kasi hindi alam kung saan kukunin yung budget. Tapos yung mga nag-aaway, yung nagkakaroon ng mga faction. Diba? Ano yung mga kasalanan ng mga athletes sa mga ganun? They're always training, ready, and everything. Kaya ngayon sa women's boxing, sabi nga, sige, kahit walang competition, it's their way of life. Always train and train, kahit na walang laban. Parang just be ready. Oh. Just be ready for everything. Ano? Ayun nga, medyo, ewan ko, na-excite nga ba tayo para dito sa Southeast Asian Games? Of course, Southeast Asian Games, lang pag basketball lang ang pag-uusapan, Diyos ko naman. Dagdagan nyo lang kami ng tatlo. Gold medal to. Sa basketball. Sa basketball. Sa basketball. Pero kanina nga, yung sabi naman ni Aya, paano naman daw sa football? Naku, medyo malaki problema natin. Of course, I think meron tayong guest mamaya. Mamaya may mga football natin, people na darating dito. Coach siya si Aris Caslib. Coach Aris Caslib will come over also. Si Southeast Asia. Si Coach Ariel Serantes will be here also. Southeast Asia kasi, mga football countries talaga yung mga nandyan. Singapore, Thailand, Malaysia. Diba? Yun talaga, pag-ising pala, pagmulat ng mata nila, talaga football na yung nalaro nila. Dito, kumbaga sabi ko nga, nasa baby stage pa rin ng football natin eh, di ba? Kumanginsan nga, parang nadadaan na sa gandang lalaki eh. Anyway, let's move on. Doon sa volleyball naman. Nasaan sila ngayon? Nasa Japan sila. Nagtitraining siya for 17 days. Ano yan? Men's and women's? Women's. Yan yung maglalaro para sa... Sila Eliza Valdez yan. Eliza Valdez, Mika Reyes. Si Coach Kung Fu ng UST is also there. Marami, it's a solid players, solid team, and hoping that they will be able to deliver the gold medal for us susunod na competition sa SEA Games. We wish them the best, at least they're getting ready. Anyway, magpapatuloy pa rin po, itong ating palatuntunan talaga. Sports Hall N! Magpapatuloy po kami, just in case you have any suggestions or anything, just in case you have food na gusto niyo ipa-deliver dito. Mag-break lang po kami sandali. Mag-break lang po kami. Ito po, Sports All In, hashtag Sag!